Magandang araw mga ka-TFT! Isang edisyon na naman ng TFT Newsbreak ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Lunes. Ang mga tampok at trending na balita ay atid sa inyo ng G-Shock. G-Shock's limited promotion now offers 100% cashback on selected items until July 31, 2020. Hurry and get your G-Shock at the G-Shock Casio Store. At narito ang lima sa aming mga trending na balita. Dalawa patay habang 12 ang sugatan sa isang aksidente sa Sheikh Zayed Road. Bureau of Immigration sa Pilipinas, hihigpitan na ang mga regulasyon para sa mga non-essential travel. 58 OFWs na nasa konsulado sa Jeddah, positibo sa COVID-19. Pilipinas, pinag-aaralan ang pagbabalik ng operasyon ng provincial buses. US President Trump, nagsuot na ng face mask sa unang pagkakataon. Magandang araw. Dalawa ang patay habang 12 ang sugatan matapos ang isang traffic accident sa Sheikh Zayed Road kahapon. Ayon sa Dubai Police, isang minibus ang sumalpok sa cement barrier dahilan kung bakit ito nag-apoy sa gitna ng kalsada papuntang Abu Dhabi. Muli namang nagpaalala ang mga otoridad na maging maingat sa daan at tignan ang kondisyon ng kanilang sasakyan, lalo na ang gulong nito dahil maaari itong masira sa mataas na temperatura ngayon. Samantala, sasailalim sa mas mahigpit na mga regulasyon mula sa Bureau of Immigration ang mga Pilipino na may planong bumiyahe abroad bilang mga turista at para sa iba pang non-essential purposes. Binabalaan ni BI National Operations Center Acting Chief at Acting Spokesperson na si Melvin Mabulak ang mga magpapanggap na turista upang humanap ng trabaho sa ibang bansa na hihigpitan nila ang mga requirements upang malaman ang tunay nilang pakay. Ilan sa mga requirements na hihingin sa mga ito ay ang pagsumite ng confirmed round-trip tickets, health at travel insurance kung saan ang halaga ay depende sa abiso ng Department of Tourism, patunay na pinapayagan silang makapasok sa bansang pupuntahan sa kabila ng kanilang travel, health at quarantine restrictions, deklarasyon na alam nila ang mga risks na kaakibat ng pagbiyahe, at ang pagsunod sa mga regulasyon ng National Task Force Against COVID-19 sa kanilang pagbabalik. At para sa mga detalye ng iba pa naming mga trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times.